Isa sa may turing natin na magaling na Pinoy boxer, itong tubong tagbilaran City Bull na ngayon ay nakatira na sa Valencia sa California, USA na si Mark Magnifico Magsayo. Matapos nakakuha si Magsayo ng 13 na magkasunod na panalo, kung saan ang pinakahuli ay tatlong magkasunod na Mexican na sina Rafael Reyes, Yardley Suarez. At Eduardo Montoya. Oh, hard shot by Magsayo. At inangkin ni Magnifico ang IBF Youth Featherweight title. Isang matapang na Mexican boxer ang dumayo dito sa Pilipinas upang makapaghigante. Hindi daw ito natatakot kay Magsayo dahil bumiktima na rin ito ng tatlong magaling na Pinoy na sina Drian Francisco Rolly Lunas at Ray Perez. Ito ay si Chris Avalos, mga tol, ang binansagang hitman na may 27 na panalo na sa kanyang kartada at 20 ay sa pamamagitan ng knockouts na isang WBO NABO Super Bantamweight Champion at WBO Intercontinental Super Bantamweight Champion at isang World Title Challenger kontra kay Carl Frampton para sa IBF World Super Bantamweight. Kaya isa itong malaking pagsubok sa batang si Magsayo. Halika mga tol, ating balikan kung paano nakabawi si Magsayo mula sa pagbagsak sa round 3 at tinapos na si Avalos sa round 6. Dala ni Magsayo ang record na 13 wins walang talo na may 10 knockouts kontra kay Avalos naman na may 26 wins 4 losses na may 19 knockouts. Ito ay para sa bakanting WBO International Featherweight title na naganap sa Cebu Sports Complex. Sa pagbungad ng round 1, agresibo kaagad na umatake itong mas matagal na si Avalos, ngunit hindi nagpapatinag dito ang mas batang si Magsayo. Magsayo, pero magandang jab ni Avalos. Avalos with a short right. Ito na pagkakanon para tapusin. Good right hand and a left by Avalos. Sneaky left hand. Good right by Avalos and it is the pressure on Magsayo. Oh, maganda akibo ang kanyang left jab. You can punch inside. Oh, good exchange. Pero the fight everybody has been waiting for other than of course Ben Abdonare. Ito thing with Magsayo. Don't let emotions relax. Good right by Magsayo. Yung problema ni Magsayo because of his come to you. Kaya nga sabi natin, settle down muna. Oh, good double left by Magsayo. Oh, left. Good left by Avalos. Good right. Right hand. Good right he hand. He hurt Avalos. Final seconds of the opening round. Ah, he missed with the... Sa round 2, mga tol, tumama ang mga malalakas sa suntok ni Magsayo kung saan nasaktan talaga nito si Avalos. Ngunit nagpakita din ito ng tibay. Another right and a left by Magsayo. He's catching Magsayo. He's catching Avalos. Avalos in trouble. Avalos is hurt. Avalos is hurt. Magsayo. What power. Speed and power and Avalos is in deep trouble. Another cracking left and a right. But only Avalos, he might punch himself out. Oh, another beautiful left by Magsayo. Big left up by Magsayo. Si Magsayo. Another one. Loose fight. At napakalaw ka na. Sorry. Ito. Overhand right, but he must not get the angle. Ibang klase talaga. Yun ang pinasagulo iwasan na. Oh, good. Yeah. That though. Pero that overhand right is dangerous. Leaves himself open now. Avalos coming first. Drian Francisco and Avalos survived them. So, dito tayo pwede mag... The second round, good round. Oh. Tuloy ang mainit action dito sa round 3 kung saan naka-recover na at umatake itong si Avalos. Pero may kunting gigil. Ano? Lalo na yung overhand right. That effort by Magsayo. That overhand right leaves him off man in the ring, pulls him apart. Behind the head. Oh, good left back to Magsayo. Oh, big left! Big left! Mula sa malalakas na mga kaliwa ni Avalos, bagsak si Magsayo, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Oh, Magsayo, well down.
Making a huge comeback, and he's wild again with a twight. He better stop those roundhouse right hands. Right, he's in big trouble. He is in big trouble. He's Mike Magsayo, and he's still throwing that. Oh, right to the body, and he's very wild, very wild. Wow. Right, very wild with his punches. That's why Avalos is just cracking with counterpunch cobwebs, looking at his corner. This is a test of final 10 seconds. The crowd chanting Magsayo. Tuloy ang pag-atake ni Avalos dito sa round 4 mga tol, ngunit bumawi rin ang Pinoy na si Magsayo. Work on his combinations, work on putting his punches together. Good right up and down. But after a splendid round number 2 wherein he hurt Avalos, Avalos returned the favor in round number 3. Referee Tapdasan holding and hitting. Siyempre, the man experience. Yes, I saw that. They're coming few and far between. Good up about to the left. What a fight, round number 4. Avalos dictating the tempo. But some depletions in clear time. Final 10 seconds. Sa round 5 mga tol, malalakas na kombinasyon pa rin ang pinakawalan ng dalawang boxers na gustong makakuha ng impresibong panalo. He should fight. Big left again. He should fight. But Toddy, it's making him wide open for a counter. Go for a knockout. To find out the sign of each power. Oh, big left. Oh, big left hook. Big left hook. He hurt Avalos. Avalos in front. What a fight. Mula sa counter na kaliwa, naalog ni Magsayo itong si Avalos at pinaulanan ito ng mga suntok, ngunit na save pa ng bell. Another clubbing right hand. Have a war. Magsayo. Oh, good shot. Good shot. He hurt Avalos. Avalos in trouble. Holding on. He might stop the fight. I thought he would stop the fight. Sa round 6 mga tol, sinalubong ni Magsayo ng mga malalakas na suntok itong si Avalos na hindi pa naka-recover. He goes up. Right. What a comeback. One of the best we've seen. Oh, big left again by Magsayo. Oh, cracking left. He should stop it. Tinigil na ng referee ang laban dahil naghagis tuwalya na ang corner ni Avalos. Salamat sa iyong suporta hanggang sa sunod nating video. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.